So naging opisyal na nga ang pagbabalik ni Kevin Durant sa NBA. Ngayong araw nga ito ginanap at kalaban nila ngayon ang Washington Wizards. Actually hindi pa nga tapos ang kanilang preseason game ngayon at nasa third quarter pa nga lang sila. Pero sigurado naman na hindi na ipapasok si Kevin Durant niyan dahil preseason lang naman. Pero anyways, pag-usapan natin si Kevin Durant at ang kanyang ginawa ngayon sa kanyang NBA return. Unang-una, gusto ko lang sabihin na si Kevin Durant ay mukhang Kevin Durant pa rin talaga. Hindi nga siya nag-slow down ng kakaunti. Medyo ilang siya sa paggalaw niya. Siyempre, ikaw ba naman ma-injury ng Achilles? Siyempre magiging cautious ka pa din sa iyong paggalaw. Pero pagkatapos ng first half, ito nga si Kevin Durant, pagdating sa second half ay parang normal na nga ang kanyang galawan. Parang yung dati, yung sa Warriors siya, hindi na siya ilang. Yung mga moves niya dati ay ginagawa niya na nga. So mukhang nakapag-recover nga ng maayos itong si Kevin Durant. At alam niyo ba, matapos ang first quarter, naka-score siya ng 9 points. Meron dalawang rebounds at meron ding isang assist. So yan ang kanyang stats after ng isang quarter. At syempre ito rin si Kyrie Irving, nag-return din matapos ang kanyang injury. Nung huling laro niya nga ay noong February pa. At ngayon nga, nagtapos siya sa first quarter nang meron 12 points tapos 1 assist. So 21 points combined itong si Kevin Durant at si Kyrie Irving. 9 points and then 12 points sa first quarter. Grabing performance, nag-init sila. Si Kyrie nga ay may isang mintes lamang at si Kevin Durant ay walang namintes sa first quarter. So talagang kung napanood nyo ay mamamangha kayo sa kanilang performance. Talagang parang ready na sila makipaglaban at makipagbakbakan sa season. Mukhang magiging magaling at magiging powerhouse ang kanilang team sa Eastern Conference. Tapos naman, matapos ang second quarter at matapos ang first half, itong si Kevin Durant ay merong 15 points, 2 rebounds, 1 assist at 2 block. At si Kyrie Irving naman merong 18 points, 2 rebounds, 4 assists, 1 steal and 1 block. So 33 points combined itong dalawang player na ito matapos ang paglalaro nilang dalawa na magkasama sa first half. So alam nyo ba, itong si Kevin Durant ay halos 552 days na hindi nakapaglaro sa NBA. So almost 2 years or 18 months to be exact. So napakatagal nga nang hindi nakapaglaro si KD. Pero naman nakita natin ang resulta nito. Matagal siya nakapagpahinga, mas marami siyang time na makapag-recover. At ang pagbalik niya nga sa NBA ay parang wala siyang signs na na-injury siya ng kanyang Achilles. So kung hindi nyo alam, ang Achilles injury nga ang normal sa NBA na recovery ay halos 8 to 10 months lamang. Pero si Kevin Durant 18 months. Unang-unang na-injury niya si Kobe, diba? Tapos naman sumunod, ang pinaka alam natin na na-injury ng Achilles ay si DeMarcus Cousins. Tapos halos 10 months lang ata siya nagpahinga nun. Tapos bumalik na siya agad. Tapos ang kita natin, parang hindi pa siya 100% at na-injury nga siya. So mukhang magandang pattern o magandang example ang matagal na pagpapahinga ni Kevin Durant. So halos 18 months, may extra 8 months siya sa required time o yung timeable return ng mga NBA player na na-injury ng Achilles. So if ever, wag naman sana na may injury na player niya ganito. Sa tingin ko na magandang sundin na matagal at medyo habaan ng pahinga at recovery ng isang player. Pero anyways, eto nga si Kevin Durant ay napakaganda ng nilaro ngayon sa kanyang Nets debut at mukhang promising ang future ng Brooklyn Nets at mukhang kaya nilang makipagsabayan at makipagbakbakan sa magagaling na team sa Eastern Conference kagaya ng Milwaukee, Philadelphia at iba pang mga team. So anyways guys, ano sa tingin nyo? Saan ba aabutin itong Brooklyn Nets? Aabot ba sila ngayon sa NBA Finals? Or matatalo sila sa Eastern Conference second round or first round? Comment down below kung saan sa tingin nyo aabot itong team ng Brooklyn Nets ngayong taon. So anyways, yun lamang para sa ating NBA update ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga ganitong katulad na NBA update. So kung gusto nyo maging updated, subscribe na. So yun lamang, see you guys next video. Bye.